By the way guys, kaya ko pala naisip gawin ang video na to is para po makatulong din sa mga katulad kong teacher na na walang internet connection sa bahay. So ang tanging internet connection lang na ginagamit is using the Android phone. So ganun din sa mga mag-students natin, lalo na ngayon na magkakaroon tayo ng new normal education, which is magkakaroon tayo ng mga online education. So, pwedeng-pwede po itong magamit or magawa ng ating mga students, pati na rin ang aking mga kapwa-guro, para makapag-send ng files or documents sa Messenger using their Android phone. Sana po ito ay malaking nakatulong ng kahit kaunti. Hey guys! Welcome to my YouTube channel. Teacher Jane Ruelas at your service. Please don't forget to subscribe, click the notification bell for more math tutorials, trivia and facts about math, educational blogs, and technology. Blog number 1. How to send documents on Messenger using your phone. Handa na ba kayo? Especially sa ating mga teachers, sa aking mga kaguruan. So, i-ready nyo na yung inyong mga phone para masabayan nyo. Ayan. Kung ready na yung phone nyo, ganito yan lalabas. Ayan, di ba? Smart assistant. Andiyan yung Facebook logo nyo, pero hindi tayo dyan mag-open. Ang hahanapin nyo is yung Google app or yung browser nyo na Google. So, ito siya. Hanapin ko. Ayan. Google. Click nyo. And then, hanapin nyo or search nyo doon yung Facebook. Ayan. So, kung mapapansin nyo sa taas, M siya, means mobile Facebook pa siya. So, para makapag-send tayo ng file, tingnan nyo yung tatlong bilog sa taas. And then, click nyo yon. Makikita nyo yung desktop site. Ayan. Pag na-click nyo na yung desktop site, kung mapapansin ninyo yung monitor natin, parang pag naka-computer na tayo. Okay. And then, click nyo lang yung message or messenger. Ayan. Then, dun na kayo pwedeng makapag-send ng files. So, kapag na-click na to, wait lang, loading, mabagal yung akin. Ayan. So, hanapin nyo na kung kanino kayo magsisend ng files. So, let's see. Ayan. So, pag nakita nyo na itong parang paperclip, ayan. Ayan. Click nyo yan to send files. Then, click nyo yung bilog na yan or files kung gusto nyo na hanapin yung inyong document na isi-send. So, pwede kayong mag-send ng mga pictures. So, since document yung ating hahanapin, nakikita nyo yung tatlong bullet dyan sa taas sa kaliwa. Click nyo yan. And then, makikita nyo yung file manager na folder. So, sa file manager na folder, click nyo. Ayan, makikita nyo yung mga iba-ibang folder. Hanapin nyo kung saan nyo sinave yung document or yung file na isi-send nyo. So, for example, in this case, dito, pag clinic ko yung document, ayan, walang file na lumabas. Kasi hindi doon nag-automatic save yung file na sinend ko mula sa laptop ko papunta sa cellphone. So, ulitin ko lang. So, file manager, click nyo yung downloads. Ayan. Hanapin nyo yung download folder.
Yan. Then, nandiyan na po na makikita niyo yung iba-ibang yung documents na gusto niyo i-send. So, let's say, ito yung isa-send. Ayan. Video. Ayan. So, makikita niyo, ano siya, loading siya. Ayan. Then, send niyo lang yung send button. Masi-send na siya sa inyong pagsisendan. Sa through messenger. So, ganun lang po kadali. So, hindi lang teacher, ultimang mga students natin na kailangan nilang mag-send ng files through messenger. Ganun lang po kadali. So, ayun guys. Ganun lang po kadali kung paano mag-send ng files or documents sa messenger using our Android phone. So, sundan nyo lang po. If meron kayong mga katanungan, just comment down below para po masagot ko rin po kayo. So, disclaimer lang po, natutunan ko lang din po ito sa YouTube. So, that's all for today. So, wait for my next videos. Thank you!